nating shop yan. Medyo tumaas siya dito sa ano, banda ito. Dati sagad yan dito. Tumaas na kasi nga wala siyang langis nung tinanggal natin yan. Kasi medyo lumamya na siya. Hindi na siya gaya dati guys na talagang pag pinitik mo talagang tatalon siya eh. Ngayon wala na. Nagandaan lang malakas sa dulo. Sa dulo lang siya bumabawi. So ito yung tiplex na papuntang La Union. Yan. So yung papuntang La Union. Tapos yung sa kabila may papuntang ano yan, Manila. Ayan, di ba may kapihan pala dito. Boss Coffee. Bari ikot-ikot lang tayo guys din. Pakita ko sa inyo yung mga napalitan natin. Mga solar. So yung ano na yun guys, yung nasa likod natin yan, SM na yan. SM Rosales yan. Yan. Sa kaliwa natin. Alright. So dito tayo ihinto. So dito ako madalas nagre-review kasi maganda yung view dito din. Tahimik. Hindi masyadong ano, hindi masyadong maingay sa kapaligiran. Nandito tayo ngayon sa bukid. So naman bali naghatid lang ako. Bali 2 months na mula nung nag 59 tayo. Kaya bibigyan ko kayo ng update dito sa motor natin. So tara, let's go. So dahil 2 months na guys ay sasabihin ko sa inyo yung mga kung kumusta nga ba yung karga natin na 59 all stock then nakapanggilid tayo. So hanap lang tayo ng pwesto no. So napanood yung mga past vlogs natin guys, so sagana tayo sa ride ngayong buwan na to. So dalawang beses tayong nagmaliko. So mula dito sa bayan ng Rosales ay nasa 60 kilometers papunta mula Rosales to Maliko. So dalawang beses tayong nagmaliko guys. Then dalawang beses na nagdagupan. Kaya talagang break in ngayon yung motor natin no. So okay naman na yung block na nahasa na siguro yun kasi alos dalawang buwan ay alos apat na ride na yung ating ano na ride ngayong buwan na to. Kaya may mga napansin lang ako sa 59 natin na karga dito sa motor natin. So hindi rin tayo madalas makapag vlog naman kasi gawa nung busy din ako sa bahay kaya may pinapasukan din akong school kaya minsan madalang tayo mag-vlog. So ayun guys, itong dinadaanan natin ngayon ay bypass to ng Rosales. So yung daan na to, itong daan na to guys ay papunta ng Carmen. Lalabas ka sa ano MacArthur Highway papunta ng Manila then to Baguio. So kapag dito ka naman dumaan sa likod na to, dito sa likod natin ay papuntang Kabanatuan yan guys. So kung madaan kayo dito ay medyo ingat lang kasi yung mga daan dito guys ay medyo tagpi-tagpi din o. Ano gaya nyan. Meron pa dun sa may tulay. So pero maganda naman yung daanan. May mga parte lang na lubak-lubak. Ganyan. So hanap lang tayo ng pwesto para ipakita ko sa inyo. So bali may mga pinalitan pala tayo guys no. May mga inaayos ako dito sa motor. So bali pakita ko sa inyo mamaya doon. Hanap lang tayo ng pwesto. So ito yung tiplex na papuntang La Union. Yan. Pakita natin doon sa taas. So wala yung kapag dadaan kayo papuntang Kabanatuan at pumasok kayo dito sa May Carmen, ito yung madadaanan yung tiplex guys. Yan. Overpass. Yan, ito yung papuntang La Union. Tapos yung sa kabila, may papuntang ano yan, Manila. So yun, nakakapanibago mag-vlog no. So mahirap din minsan mag-vlog guys kasi maubusan ka ng salita kagaya ko. Mas madami din yung ano,
Yung mga vlogger guys ay mas madami yung oras na naka-off cam kami kumpara sa mga naka-on cam, kasi minsan nawawalan tayo ng topic, no? So may yun din yung kahirapan sa pag-vlog, kasi talagang kailangan mabilis kang mag-isip kung ano yung mga sasabihin mo sa content. Kaya minsan nakaka-blank ko ba? Yung planado mo na yung sasabihin mo guys, pero pagdating sa camera, naka-on cam ka na, nahihirapan ka pa rin na magsalita. So ganun yung mga vloggers. So yung mga vloggers dyan alam ko na nakaka-relate kayo sa sinasabi. So hindi sa lahat ng oras guys ay naka-on cam kami, no? Mas madami yung off cam kaysa on cam, kasi talagang iisipin mo yung sinasabi mo. So hindi lang basta-basta na sasabihin mo, no? Siyempre pag-isipan mo din. Ayan, di ba may kapihan pala dito, boss ko. So ayan, pwede kayong magkapi dyan guys kung dadaan kayo dito sa lugar na to. So daan tayo dito sa kabila na to. Ayan, punta tayo ng bukid. Bari, ikot-ikot lang tayo guys din. Pakita ko sa inyo yung mga napalitan natin, binago natin guys. So ayun nga, no guys, dagdag ko lang, isa sa mga ginawa ko nung nakarang araw ay yung ating front shock, kasi medyo matagtag sobra yung harapan, kaya pinataasan ko konti yung front shock natin. Kasi yung front shock natin guys ay ano lang naman yan, hindi naman original, so lightened na front shock yung ating nabili. Kasi yung dating shock nito guys nung nakuha ko ay sira na. Bali, hindi na masyadong nagpi-play yung kanyang shock sa harap, kaya pinalitan ko dati ng bago. So nabili natin sa halagang 1.8 ata. Oo, kung matatandaan ko 1.8 yun. Traffic dito. Pasukan kasi, pasukan. Itong daan naman na to guys ay pupuntang bukid to, dito sa may San Bartolome. O, daan ulit tayo dito. Dating natin sa dulo, doon tayo hihinto. So yun, mabalik tayo doon sa topic natin guys, no. So yun, yung sinabi ko kanina na yung shock natin ay ni-refer ko nung nakarang araw. So hindi ko na na-videohan kasi nagmamadali ako nung time na yun. Kaya ngayon ko lang ulit na sabi sa inyo. Kasi nga guys, no, yung shock nito is mababa kasi siya, lowered. Siyempre matagtag kapag lowered. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko din, may ano tayo doon, may nagpalitan tayo yung dating shock nito. Yung kanyang ano, inner tube guys ay may mga naiwan na spring, kaya yun yung nilagay ko. So yan, pakita ko na lang sa inyo yung dati nating shock. So yun, yan yung ginamit natin. Yung spring yan, kinuha natin, then nilagay natin dito sa harap, dito sa ating nakalagay ngayon, para tumaas. Kasi yung dating spring nito guys, putol na pala, kaya pala pag nalulubak siya ay talagang tutunog. Then nilagyan ko na din ng langis, kasi wala na din, tuyo na din yung langis nito. Natuyuan siya, kaya hindi masyadong nagpi-play. So ang ganda ng bukid dito, diba? So yung ano na yun guys, yung nasa likod natin yan, SM na yan, SM Rosales yan. Yan, sa kaliwa natin. Sa kaliwa, SM Rosales. Then ito naman yung Tiplex. Yun, yung Tiplex doon banda. Tapos ito yung tambayan dati ng mga taga Rosales. So alam na alam nung mga taga Rosales yung saan ito. So dito tayo ihinto. Hanap lang tayo ng pwesto. Pwedeng mag-jogging dito pag umaga. Ang lalim ng ano ngayon, ha? Ang lalim ng... Oh, di ba? So dito ko nga pala ni-review guys yung ano, yung Bergman ng tropa. Dito natin ni-review yon. Yan banda sa lugar na yan. So dito ako madalas nagre-review kasi maganda yung view dito din. Tahimik. Hindi masyadong ano, hindi masyadong maingay sa kapaligiran. Hindi tayo maabala dito kapag nagbo-vlog tayo. So yan guys, so ito na yung ating motor, no. Yan. So pakita ko sa inyo. Yan yung tinanong nating shock yan. Medyo tumaas siya dito sa ano, banda ito. Dati sagad yan dito. So ipakita ko sa inyo yung dating picture niyan. So ayan, sagad na sagad talaga siya.
So ngayon ay ano na, tumaas na kasi nga wala siyang langis nung tinanggal natin yan. Wala siyang langis talaga, talagang naubos na. So ang ginawa ko, nilagyan ko ng langis din. Inayos ko yung kanyang oil cell kasi medyo tumatagas na din. Pinalitan natin dalawa. Kaya maganda na yung play ng shock natin ngayon. Then, tinanggal ko na din yung ating lifter para lumambot din. Kasi buti na lang na-check ko yun guys, kasi itong shock natin natanggal yung tornilyo dun sa ilalim. So, okay naman na siya ngayon. Then, ating driving light. So, ayan. Nilagay ko ulit yung driving light natin. Kasi yung last na nag-ride tayo guys, talagang hindi ko makita yung daan kasi sobrang lakas nung fog nung umakyat kami ng malay ko. Kaya ang ginawa ko is kinabit ko ulit yan. So dito rin pala natin to ni-review guys nung kakakuha natin sa kapatid ko, no. So ibang iba na yung itsura niya ngayon kumpara dati. Kasi yung itsura nito dati talagang hindi pa ganyan, hindi pa nakamags na ano. Stock mags pa lang dati, kaya ngayon is ibang iba na. So pagdating naman guys sa performance is yun, dahil dalawang buwan na siya ngayon na mula nung kinargahan natin, medyo napansin ko lang na medyo nagbago yung takbo nitong motor natin. So nung unang lagay natin sa 59 nito ay malakas pa, siguro break-in pa lang nun. Malakas pa yung makina, talagang agresibo yung makina. Pero ngayon, pero naramdaman ko na medyo humina gawa nung nilong ride natin siya ng malalay. Siguro na break din, kaya medyo naninibago ako sa takbo nito ngayon guys. Kasi medyo parang humina siya. Kasi pero ang nilagay lang naman natin na cam dito ay 6.3 lang. So susubukan natin maglagay ng mas malaking cams para malaman natin kung may ilalakas pa ba yung 59 natin. So try natin ulit maglagay guys na. So gawa nung ano guys, 6.3 lang yung nilagay natin na ano dito na cams. Ay sinagis ng utol ko na magtaas tayo ng cams. Then yung ating piston ay semi-dome lang. So palakasin natin konti yung compression, maglagay tayo ng dome type. So pag-ipunan ulit natin para pag nag-refresh tayo, diretso na yon, diretso na natin siya papalitan. Kasi medyo lumamya na siya. Hindi na siya gaya dati guys na talagang pag pinitik mo talagang tatalon siya, ngayon wala na. So, pero hindi ko lang alam kung sa bola lang, kasi nag-try na ako ng bola. 8 G's yung bola natin ngayon. Then dati straight 8. Pero ganoon pa rin naman. Kagandahan lang malakas sa dulo. Sa dulo lang siya bumabawi. Pero pagdating sa ano guys, sa arangkada ay medyo parang malamya siya. Sa dulo lang talaga siya bumabawi. So pwede kayong mag-suggest dito sa comment section kung ano yung magandang flyball combination dito sa ating motor na naka 59 lang. So comment lang kayo guys, baka mayroon kayong pwedeng i-suggest sa ano natin, motor natin. Dahil ini-explore ko pa lang din naman yung motor na to, kasi nakita nyo naman sa mga past vlog natin ang gamit kong motor dati ay ano lang, Rusi. Kaya medyo hindi ko pa masyadong gamay ang scooter pagdating sa mga pyesa. Diba? Medyo malamya na siya ngayon. Kasi dati talagang mararamdaman ko pag biga ko pa lang, talagang ramdam mo yung hatak niya eh. Dahil mababa siguro yung cams, kaya medyo mahina yung arangkada. Kasi pang touring lang naman yung ating set ngayon. So susubukan ulit natin guys maglagay ng mas malaking cams. Siguro maglagay tayo ng 6.8 or 7, ganun. Then palitan natin yung kanyang piston ng dome type. So yun guys, hanggang dito lang siguro yung ating update dito sa ating motor. So kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment dito guys. And then kung may mga suggest din kayo, pwede rin kayong mag-comment dito sa ibaba. Then sa mga nagtatanong nga pala guys, no, kung ilan yung gas consumption ng
naka 59 all stock, ay nasa 37. Kasi nung nag-ride kami guys, talagang kinumpute ko kung magkano yung kinukonsumo nitong gasolina bawat kilometer. So nagkukonsume siya ng 37 kilometers per liter. So ganun katipid guys yung 59. So kung magkakaroon pa tayo ng mas mataas doon or magbo-bore up pa, ay medyo masatako ng konti. So pigaan na yun guys, no, yung 37, kasi ano lang naman to, 59 all stock lang naman yung karga natin. So yun guys, hanggang dito na lang yung ating video. So salamat sa mga panonood. So update ko ulit kayo guys sa susunod na vlog natin. Let's go.